Nagpulasa ng grupo ng mga kabataang ito sa Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila nang magdatingan at damputin sila ng mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare pasado hating gabi. Nakuhanan pa sila ng solvent. Wala rin kawala ang ilang kabataan sa kabilang kalsada na isinama rin ng MDSW. Isinama rin ang ilang senior citizen na sa tabi ng kalsada natutulog, pero ang isa sa kanila pumalag. Di, sa iyo ako dadalhin! Meron ho po kasi ako lilipat. Saan po tayo? Nilalagyan lang ng ilaw. Kahit pinakiusapan ng mga taga MDSW at ng barangay Kagawad, hindi pa rin siya pumayag. Kaya't ang barangay na lamang ang pinagmonitor sa kanya. Ilang kabataan din na palaboy-laboy sa kalsada ang pinagdadampot sa Arpapa Street at Blumentritt Street. Tinurn over naman ang barangay 370 sa MDSW ang grupo ng mga kabataang ito na pasaway raw sa kanilang lugar at magulo kapag 10 oras ng gabi. Nakuha yung pasakit sa ulo. Alam mo pa, minsan sumasayaw, minsan humihiyaw. May nagbubuno sa daan, minsan nag-aaway. Ang rescue operation na ito na pinangunahan ng MDSW ay alinsunod daw sa ordinansa at ipinapatupad ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw para maprotektahan ang mga minor de edad sa panganib sa lansangan. So ito yung ano natin, yung programa ng ordinansa ngayon na binaba dito sa City of Manila, yung ordinance number 8547 kung saan yung pinaprotektahan natin at magkaroon tayo ng discipline hour sa barangay. Dinala natin dito sa processing center para ma-interview po. Ayon sa MDSW, kung may bahay at nag-aaral ang mga na-rescue, ipapatawag ang kanilang mga magulang at barangay officers. Kung walang bahay o mauuwian, dadalhin sila sa mga shelter. Ang mga kabataan namang nakumpiskahan ng solvent, i-endorso sa Manila Treatment and Rehab Center sa ilalim ng Manila Health Department. Itong unang balita sa Maynila, Von Aquino reporting.